Nung ako'y sabadista pa, minahal ko ang aking relihiyong Seventh-day Adventist kasi diyan ang galing ang aking mga ninuno eh. Seventh-day Adventist ang relihiyon nila hanggang ngayon eh. Pinagtanggol ko yung sabadista sa mga classmate ko. Kaya minsan ang tawag sa mga classmate ko sa akin noon, Pastor. Kasi pinagtanggol ko yung Seventh-day Adventist, kumakanta ako sa mga fellowship. Nagiging kawan ng kordero ako dyan sa... What? What are you doing? Nung napakinggan ko, aksidente si Brad Ile. Kasi sa amin, noon, si Brad Ile, pag binanggit niyang Ile Soriano, paninira agad ang bumakat sa isip. Kasi nakabrinwash ang pangalan ni Brad Ile sa mga relihiyon. Ang mga pastor kasi, nambibrinwash sa mga membro. Ah, si Ile Soriano, huwag kayong makinig dyan. Bading yan. What? Kidnapping yan, drug lord yan. I'm sorry, what? Maraming rapist yan. What's the purpose? Kaya baliwala sa amin si Brad Ile, hindi kami kasi brainwash kami. Mini-mental block kami para wag makapakinig kay Brad Ile Soriano. Nung aksidenteng nainip ako sa radyo, napakinggan ko bigla ang pangangaral ni Brad Ile, 2005. Wow! Pinakinggan ko, kinukumpir ko, binuksan, isinantabi ko muna yung mga paninira kay Brad Ile. Nung napakinggan ko si Brad Ile, na-compare ko yung aking reliyon. Ba, doon pala, napakalaking mali. Gago! Tanga! Inutil! Tarantado! Isa sa nakita akong pagkakamali ng sabadista, kung mangaral sila, may dumadaloy na bank account, BPI, BDO. Metro Bank, current account number. 73 71 52 02 40. Abali Pampanga Branch. About me, Eliseo X. Soriano. Eliseo X. Soriano. Uliti ko po, Metro Bank current account number 71 52 02 40. Lalo na ngayon may mga GCash diyan dumadaloy. Sabi ko, ito yung katuparan. Sinabi ni Brad Ile, kinakalakal, bawal ikalakal ang salita ng Diyos. Ano, kinakalakal nila sa ang salita ng Diyos. O, pag-isipan niyo mga kapatid, ha, baka gusto niyo ako tulungan. 20 milyon. Gusto niyo, magtututuro ako ng tigis-tigisang milyon, 20 tao. Meron eh. 1 milyon kay kapatid na sali. O, amen. Yan yung bawal sa Biblia. Nung nakita ko, ah, bawal pala sa Biblia. Bakit kuha to ng ano? Mga donasyon sa hindi naman ka pananampalataya. Paano mo sabi? Advance ako mag-isip. Eh nasa Biblia, bawal kumuha ng anumang tulong sa hindi ka pananampalataya pagdating sa relihiyon. Advance ako mag-isip. Eh, ito, humingi, dumadalo yung bank account, dumadalo yung GCash, dumadalo yung BDO. Oh. Pag nakita nyong relihiyon na may dumadalo yun ng mga bank account, huwag kayong magbibigay. Kasi, isa yan sa pastor na walang kabusugan, mga aso yan. 1 milyon kay kapatid na Bic. Matatakaw na kahit sino hiningian. 1 milyon kay kapatid na Celso. Kaya sa ang dating daan, turuan ka muna ng maghanap buhay. 5 milyon kay kapatid na Alfred. Ilan na yun? 8 na! Tumo kalahati na! 1 milyon kay kapatid na Loren. Oh, ilan na? 9 na! 1 milyon kay kapatid na Gloria. Ilan na? 10 lang, tamon, dali. Eh sa sabadista, dumadalo yung bank account. Kuha ng pira. Walang pakialam kung saan galing yung pira.
na itinulong sa kanila. Walang ganun, Mars. Nalabas yung Mars. Advance ako mag-isip. Meron pa ako nakita nung araw, ano? Kung kahit ko lang sa inyo, wala naman siya rito na ngayon eh. Ito sa pasalamat. Siguro ang baon niya 5,000. 5,000, baon niya sa pasalamat. Nakakotsi siya. Nung mabuksan-buksan ko yung abuloy, 100. Ba? 5,000 yung lalamunin niya. Para sa gawain ng Diyos, 100. Kung ang kapatid nagtitiwala sa mga aral, magbibigay higit sa nakakaya niya. Sukdang ipangutang niya yan. Kahit na ipangutang pa niya, gagawa siya ng paraan. Lalo na pag lumalapit na sa kanya ng personal ang kanyang mga aral. Diba? Sukdang ipangutang niya yan. Kahit na ipangutang pa niya, gagawa siya ng paraan. Lalo na pag lumalapit na sa kanya ng personal ang kanyang mga aral. Diba? Ikaw ang lapitan ka ng mga aral mo. Personal, lapitan ka at kausapin ka. Hingan ka ng tulong. Kung ikaw ay sumasampalataya sa Diyos at nagtitiwala ka sa mga aral, tatanggihan mo? Yan ang gagawa ka, tatanggihan mo? Pag tinanggihan mo, walang hiya ka. Pag tinanggihan mo, walang hiya ka. Para patunayan ko sa inyo ang mabuting layunin ng aming kalooban, ako hindi ako nagtuturong magbenta kayo. Nakikiusap ako ang pagkanla tayo, babayaran pa namin. Then aanin mo na, madadala mo ba ng salangin? Meron yung nagpapasalamat eh. Nakabenta ng lupang kulang na 1,000,000 eh. Nagpasalamat, 10,000 umiabot eh. So dito sa ang dating daan, napakaganda ang aral. Buo. Ha? Naiwan ngayon itong alagad na nakahubot-hubad, na nakakumot. Eh nung siya ngayon ang tatakpin ng mga ano, siya ngayon ang tatakpin, hindi si Kristo tatakpin, siya ang hinahabol. Ang ginawa ng alagad, itong nakakumot na hubot-hubad, nakapumiglas, iniwan yung kumot, nagtatakbo ng hubot-hubad. Sino yun? Si Marcos po yun. Si Marcos yun. Wow! Si Marcos po, si Marcos mga kapatid, alagad. O, yung sinasabi ngayon, iniwan siya ng lahat at tumakas. Sino tumakas? Mga alagad, lahat tumakas. Hindi, si Marcos na iwan, si Pedro sumusunod ng palihim. Wow! Pang isang intervening factor dyan eh. May isang binatang hubot-hubad. Mm-hmm. No? Apo. Na itong binatang hubot-hubad na ito, sumunod kay Kristo. Apo. Ha? Mm-hmm. Eh ngayon, ginawa nitong mga dadakip, hinawakan niya itong binatang hubot-hubad, siya ngayon ang dinakip. Apo. Eh alam mo nangyari? Ano po? Nakabakas, iniwanan na yung kumot, nagtatakbo na lang hubot-hubad. Ayan. At sakalang, ultimately, sakalang dinala si Kristo. Okay. Kaya marami ng pangyayaring na naganap. Uh-huh. O, yan ay natupad. Para matupad ang kasulatan, iniwan siya ng lahat. Ano? Pero alam mo bang merong hindi nag-iwan sa kanya, kapatid na Willie? Sino po? Si Pedro! Hindi naman nagsita kasi. Si Pedro, lumayo-layo lang naman na konti, pero sumunod pa rin. Sa Church of God, buo. Ang mga salita ng Diyos, itinurong buo. Ayun, tuloy po sa 51 sa Atletico. Sino po yung binata doon na ano? At sinundan siya ng isang binata? Pakibasa. 51. Basa. At sinusundan siya ng isang binata na nababalot ng isang kumot ang katawan niyang hubot-hubad. At hinawakan nila siya. Tatapwat kanyang binitiwan ang kumot at tumakas na hubot-hubad. Sino po yan? Sino po yan? Mm-hmm. Medyo may diferensya po yan. Ah. Baka iniisip nyo ba isa sa alagad? Kala ko si Judas. Ah, hindi po. Hindi. May diferensya po yun. Bro! Listen, look, and listen, and learn!
Unang-una, aalamin po natin ano po yung mga aral ni Brother Eli na atin pong inalisan, no? Unang-una, yung kanyang aral na maraming tunay na Diyos. Naku, matindi po ito. Dahil sabi niya nung araw, may nagtatanong sa kanya na, Brother Eli, ilan ang Diyos? Alam niyo, ang sagot ng mga ngaral, natatandaan ko sa mga Bible exposition niya at sa pamamahayag niya sa radyo, television, lalo na nung nakay Don Manolo Pabi siya. May nagtanong sa kanya, ilan daw ang Diyos? Brother Eli, ilan po ang Diyos? Alam niyo ang sagot ng mga ngaral? Ay, ilan ba ang gusto mo? Sabi ng mga ngaral, no? Oh, tapos sumagot yung kanyang mga tigabasa at ang sagot din ni Brother Eli na aking natatandaan ay wala daw problema kahit maging isang barangay ang tunay na Diyos. No, dahil tutol nga siya sa Trinity, yan, walang problema sa kanya. Kaya ang aral niya hanggang ngayon, maraming tunay na Diyos. At meron nga siyang aral pati itong mga miyembro niya. No, meron siyang malaki at maliit na Diyos. At natatandaan ko, nung pasalamat, nakuha na ng record ng mga Iglesia ni Cristo, nandun kami noon sa Apalit, Pampanga, pasalamat po noon, tinanong niya ito si Brother Danny. Ikaw ba, Brother Danny? Gusto mo ba maging Diyos? Opo naman, sagot naman ni Brother Danny. Gusto niya raw maging Diyos, no po? Yan. Ito yung isang mga aral niya na maraming tunay na Diyos. Siyempre, may ginagamit siyang mga talata, teksto sa Biblia, alam naman natin na pagkamali-mali, no? Lalo na kung talagang kukonsultahin natin yung ating mga pastor. Kaya nga nung nalaman ko ito ay talagang nakalulungkot, nakatatawa. At sa isang banda, nakakaawa din po. No? Kaya naunawaan ko yung mga tiga dating daan. Kasi kung ano lang yun nabasa nila, dahil sa lahat sila sa kaalaman, masasabi natin, nakita natin, talagang nahulog sila sa kamangmangan. Ang isang aral niya, wala daw problema kahit maging isang barangay ang tunay na Diyos. Maganda raw ika ngayon, magiging payapa na, no? Kaya ang aral ni Brother Eli, maraming tunay na Diyos. Yan. Sa Biblia po, alam naman natin, sa Biblia, ilan po ang Diyos na atin pong mababasa? No po? Kaya dito, makikita natin yung aral niyang maraming tunay na Diyos. Alam natin na talagang kamalian ito, no? Para lang siya makatutol sa Trinity ay hindi niya ituturo yung Trinity dahil siya nga ay ama-anak lang . Ang natatandaan ko pa nga ay hindi Diyos ang Espiritu Santo. Ang sabi niya pa nga nung araw utusan lang daw ito ng mag-ama itong Espiritu Santo. Yeah, may mga ganun siyang mga pagtuturo nung araw . Ikalawa, may hindi alam ang Diyos sa tao. Pangalawang aral ni Brother Eli, hanggang ngayon, kahit tanungin niyo po yung miyembro, no, ng mga tiga dating daan. Ang aral po kay Soriano, at alam ko kung yung mga kapatid natin o mga kababayan natin na madalas na sumusubaybay sa dating daan, no po, aral po yan ni Soriano, may hindi alam ang Diyos sa tao. Pero pag itatanong mo sa kanya, alam niyang lahat. No po, ayan, alam lahat ni Soriano, no? Natatandaan ko nga, sabi niya nga kay Don Manolo, sabi niya nga kay Don Manolo Fabis, kaya niya raw basahin yung Biblia, no? Mula Genesis hanggang Apokalipsis, kahit patay daw yung ilaw. Matindi po ito. No po? Yan. Sa Biblia, talaga bang may hindi alam ang Diyos sa tao? Yan. Ang sabi niya, kaya daw may hindi alam ang Diyos sa tao, aba, pansinin po ninyo mga kapatid, no, mga kababayan po namin, yung mga kasamahan ko dyan sa dating daan. Kayo po ba papayag may hindi alam ang Diyos sa tao? Sa Biblia po alam na ng Diyos . Di ba po? Sa aklat ng Mateo, 10:30, maging ang buhok ng ating ulo ay pawang bilang niya na lahat. Tapos meron ngayong mga ngaral. Ito po, magtuturo, may hindi raw alam ang Diyos sa tao. Tignan niyo po ang kanyang pangangatwiran. Kung alam na raw ika, sabi ni Soriano, kung alam na raw ika lahat ng Diyos, no? Alam niya na palang magkakasala yung mag-asawang si Eva at Adan. Sana noon pa raw,
naglagay na ng Anghel de la Guardia sa halamanan ng Eden, nasa ganun, para hindi na raw matukso ito o lumabag ito si Eva. Pansinin po ninyo, mga kapatid, yung mga kasamahan ko sa dating daan, simpleng aral lang po yun. Ano po, lalo na yung mga bago dyan. Itanong po ninyo, may hindi alam ang Diyos kay Soriano. Pero pag itatanong nyo kay Soriano, kahit patay ang ilaw, ay aba, babasahin niya raw po ang Genesis hanggang Apokalipsis. Yun yung madalas kong napapakinggan nung araw kay Don Manolo Pabis sa This is Manolo and Genius Family. No po? O subukin ninyo mga kapatid, mga kababayan po namin. Hanggang ngayon, aral po ng samahang ang dating daan o Iglesia ng Diyos International. Mga kaanib, Iglesia ng Diyos International. Aral po hanggang ngayon ni Brother Eli, may hindi alam ang Diyos sa tao. Itanong po ninyo, mga kababayan, mga kapatid po namin, mga kasamahan ko sa dating daan, hindi ba hanggang ngayon, aral ni Brother Eli, may hindi alam ang Diyos sa tao? Matindi po, mga kapatid. Matindi itong mga ngaral na ito. Na po, kahit po nakakubli, alam po ng Diyos. No? Kaya wala pong maililihim ang tao sa Diyos. Pagkatapos, merong mga ngaral. O yung mga tiga dating daan, yung mga dati kong kasamahan dyan. O diba, china-challenge ko kayo. Tanungin ninyo sa mga destinong manggagawa hanggang ngayon. Aral ni Brother Eli, Bradmel, hindi ba aral ni Ingkong, may hindi alam ang Diyos sa tao? O kayo po ang magtanong, mga dati kong kasamahan sa dating daan, yung mga MCGI. Kahit dun po, sa kahit ngayon, sa destinong manggagawa po ng inyong mga coordinating center, hanggang ngayon, aral po yan ni Brother Eli. May hindi alam ang Diyos sa tao. Pero kailan lang mga kapatid, napanood ko yung kanyang programa sa UNTV 37. Meron na namang nagtanong ang tanong, Brother Eli, alam po ba lahat ng Diyos sa tao? May nagtanong na naman Iba na naman ang sagot ng mga ngaral ni Brother Eli. Ang sagot naman niya ngayon, may hindi raw pinakikialaman ang Diyos sa tao. O di magkasalungat na. Nung araw, ang kanyang paniniwala, makalipas ang ilang taon, 4 na taon ata, nung mapakinggan ko, kasi nanonood pa rin ako ngayon Pag nanonood ako sa dating daan at nung nalaman ko yung mga aral ng Adventist, ay napakalayo po Huwag pong masasaktan ng kalooban ninyo, mga kasamahan ko sa dating daan. Hindi po talaga natin alam Yung laging paninira ni Brother Eli na ang kapatid na Ellen White, si Ellen White daw ay puno. Talagang misunderstanding tayo Matindi po yung pagsisinungaling sa atin ni Brother Eli na pinipilit natin, pinaniniwala tayo ni Brother Eli na ang puno ng Seventh-day Adventist ay si Ellen White. Hindi naman po puno ang kapatid na Ellen White. Ako po makapagpapatotoo sa inyo. Sa loob po ng 6 na taon kong kaanib ng SDA Church, kailanman wala akong nakita na sinisirkular o sinasabi sa pulpito ng mga pastor o manggagawa dito na ang aming pong puno ay si Ellen White. Wala pong ganun. Na po. Pangatlo, ang aral ni Soriano, may hindi kayang gawin ang Diyos. Ayan. Kay Soriano, ang Diyos niya may hindi kayang gawin. No? Yun ang Diyos si Soriano. May hindi kayang gawin. Pero sa Biblia, lahat po ba kayang gawin ng Diyos? No? Pero sasabihin ko nga po sa inyo, ang Diyos ay huwag nating ilalagay sa hindi naman niya karakter. Itong mga tiga dating daan No po, may hindi kayang gawin ng Diyos. Bre, mo ba naman sukatin na sabihan na ano, tinanong natin, di ba? Kasi sa amin nung araw, nung ako'y dating daan, ang pinangangatwiran namin dyan, yung Tito 1:2. Dahil nung araw, palitan ng sagot sa Iglesia ni Cristo. Tsaka sa dating daan Kaya nung ang Diyos ni Soriano, may hindi kayang gawin. Biruin mo, ituro ng isang mga ngaral May hindi raw kayang gawin ang Diyos. Na po. May hindi kayang gawin ang Diyos, sabi ng isang mangangaral, si Brother Eli. Ang hindi kayang gawin ang Diyos, magsinungaling. Hindi naman talaga gagawin. At hindi naman karakter ng Diyos. Na po, yung magsinungaling. Yan po yung pangatlong aral, no? Na nakikita natin. At pang-apat,
yung pabago-bagong rehistro ng kanyang samahan. Na po, ito po yung aming himnaryo. Papakita ko po sa inyo, mga kapatid. Yan. Yan po yung aming himnaryo. Kaya ko po pinapakita, mapapansin po ninyo sa ilalim, kasi tatalakayin na po natin yung bago-bagong rehistro ng pangalan ng kanyang iglesia. Ano po? Ayan, aalamin po natin. Kasi dito nakalagay sa aming himnaryo, sa ilalim po ay nakalagay punong tagapangasiwa Eliseo Fernando Soriano, mga kaanib sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at saligan ng katotohanan sa bansang Pilipinas. Ang inyong alipin kay Kristo Jesus, Eliseo Fernando Soriano. Ano raw po yung pangalan ng kanyang samahan? Tatandaan po ninyo, ha, meron pa rin siyang ugnayan. May ugnayan pa rin siya kay Perez. Binago niya lang yung saligan, kasi kay Perez suhay. Pansinin po ninyo, dadako na po tayo, no? Dadako na po tayo sa rehistro na maraming pabago-bagong aral. Isa nga rito yung pabago-bagong rehistro ng kanyang iglesia. Yan, aalamin po natin yan. Dito sa aming himnaryo, binasa ko po kanina sa inyo, ang nakalagay, punong tagapangasiwa, mga kaanib sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at saligan ng katotohanan sa bansang Pilipinas. Ang inyong alipin kay Kristo Jesus, Eliseo Fernando Soriano. Yan po, ah. Oh, yan po. Yan, ganun din po rito. Yan. Sa akin pong parang ito yung ano eh, yung baptismal certificate namin nung araw, ayan. 2002. Ayan, Aldrin Ruetas, na po. Makikita po ninyo. Yan. Ganyan ko po hinahangaan si Soriano nung araw. Ayan. Na po, ayan. Pero salamat sa Diyos, tayo po'y nagising. Ngayon, dadako po tayo doon po sa pabago-bagong rehistro ng kanyang pangalan. Nung siya po ay umalis, no? Umalis, tiniwalag siya sa samahan ng suhay. Nung araw, pinangungunahan pa ni kapatid na Nicolas Perez, no? Nung matandang Perez, ay tiniwalag siya ng rebelyon, no? Kasama niya yung ilang mga kagaya niya rin niya, mga rebelde, no? Sabi niya, hindi raw magtatayo siya, no, ng kanyang samahan. Pero ano pong ginawa niya? Nakailang rehistro po siya. Unang-una, dinimanda siya doon, kahit palitan niya yung saligan, ay meron pa ring pagka-similarity. Kaya hinabol siya ni Levita Gugulan, no? Dinimanda siya ng mga tigasuhay. Sa madaling salita, kahit mag-file si Soriano ng temporary restraining order, ay hindi siya nanalo sa kaso at wala siyang karapatang gamitin ang mga kaanib iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at saligan ng katotohanan. Kaya sa ikalawang pagkakataon, nagparehistro uli, no, ng iglesia ito si Brother Eli. Ang nirehistro niya, pinutol niya, iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Pinutol niya. Eh mga pagkakataon na yun eh, si Levita Gugulan, no? Nawala na si Levita Gugulan. Ang nangasiwa na ito si Maximino Nieto. Dinimanda pa rin siya, no, ni Maximino Nieto. Kasi si Maximino Nieto, member niya to si Persida Acosta, yung pouchip ngayon, no? Na yan, si Persida Acosta, iglesia ng Diyos yan, suhay, no? Mula noon ay hinabol pa rin si Soriano. At kahit na mag-file siya ng TRO, hindi pa rin siya nanalo, no? Ibig sabihin, talo na naman si Soriano. Hindi, wala siyang karapatang gamitin ang iglesia ng Diyos. Kaya sa ikatlong pagkakataon, nagtayo siya muli ng kanyang iglesia, Bayan ng Katotohanan. Ano po yung tinayo niya? Bayan ng Katotohanan. Pangatlong pagkakataon, dahil hindi siya nasisiyahan sa Bayan ng Katotohanan, sa ikaapat na pagkakataon, nagparehistro uli siya. Pansinin po ninyo, kanina sabi niya doon sa magazine, hindi ka magtatayo. Eh ngayon, napakarami niya ng ano eh. Ang dami niya ng nirehistro. Ano yung ikaapat na pinarehistro niya? Sa SEC, sa Securities and Exchange Commission. Ang ikaapat na pinarehistro niya ay iglesia ni YHWH. Ako po, nasaksihan ko yan.
Kasi ito pong bayan ng katotohanan, iglesia ni YHWH, lahat to ay nagkaroon ng issue ng ID. Kaso kapag magpapalit siya ng rehistro ng iglesia, sinusurrender din namin sa destinong manggagawa sa aming lokal yung ID. Na po, para hindi namin maipon. Kaya nga itong ID ko na ito, hindi ko na to talaga binalik eh. Dahil binayaran po namin ito. Nung araw, 50 pesos ito ata eh, 75 pesos. Ganun po halaga na itong ID. Ika-apat, nagtayo siya ng rehistro, iglesia ni YHWH. Ngayon, pinulaan siya ng mga tiga-iglesia ni Kristo. Soriano, sabi ni Joe Ventilacion, ano ang ibig sabihin ng YHWH? Yan. Kaya bilang pagkakataon, eh, sinagot ni Brother Eli na gusto mong paliwanag ng iglesia ni YHWH. Kaya sa limang pagkakataon, nagtayong muling iglesia si Soriano. Nagparehistro siyang muli sa SEC, no po, sa Ortigas, sa Securities and Exchange Commission. Ano ang nirehistro ni Soriano? Iglesia ni Yahweh HaShemeshiah. Hindi mo alam itong iglesia na to kung Yawa, Yamaha o Honda eh. No po? Kaya sa limang pagkakataon, ang rehistro, dahil sa apat na pagkakataon na rehistro niya, pinulaan siya ng iglesia ni Kristo eh. No? Ni Joe Ventilacion. Soriano, anong ibig sabihin ng iglesia ni YHWH? Kaya ang ginawa ni Brother Eli, nagparehistro siya sa ikalimang pagkakataon at ang nirehistro niya, iglesia ni Yahweh HaShemeshiah. Kaya hindi natin alam to kung ano tong iglesia na to. Iglesia ng Yamaha o Honda o iglesia ng Yawa. No po, ayan. Kaya dito makikita natin, pabago-bago, no? Dito sa ganito ba nating mangangaral, ipagkakatiwala yung ating kaligtasan? Eh wag nawang mangyari, mga kapatid, mga kababayan po namin. At sa ika-anim na pagkakataon, nagtayong muli ng samahan o ng iglesia sa Securities and Exchange Commission ang mga kaanib Iglesia ng Diyos International. Yeah. Ginaya niya yung kay Armstrong, no? Yung Church of God Worldwide. Kanya naman, dinagdagan niya ng members at pinalitan niya yung dulo ng international. Kaya ang inalagay niya ron ay Members Church of God International. Eto na po yun. Eto yung ID na yun. Yan. Kaya hindi ko na po talaga ito binigay. Yan na po yun ngayon. Yung Members Church of God International. Ayan. Nakalagay po dyan. Aldrin Ruetas. Ang aking barcode number ay TAL0047. Tigalukal po ako ng Tala, Caloocan City. Yan. Mga kalukal ko po yung General Secretary ni Brother Eli, si Sister Jane Angeles, asawa ni Brother Willie Santiago. Yan. Pinaghiwalay din ni Soriano yung mag-asawa. Ganyan ba ang mangangaral? Naghihiwalay ng mag-asawa? O, pero alis na po tayo doon. Labas na tayo doon. No po? Kaya ako, nagpasya po kong umalis sa grupo ng dating daan. Sapagkat ang aral ni Brother Eli ay pabago-bago, napatunayan natin sa atin pong ginawang pagtalakay, ang mga aral at pabago-bagong rehistro ni Brother Eli ay hindi po natin mapanghahawakan. Sapagkat sinisira niya rin po yung kanyang ipinapangaral nung araw. Kaya ang isang mangangaral, hindi pwedeng magkontra ang kanyang sinasabi. Ang kanyang itinuturo ay hindi pwedeng magkontra sapagkat ang bayan ng Diyos ay hindi magkakaroon ng kalituhan. No po? Eh hanggang ngayon po, eh, kung atin pong babalikan, eh, hanggang ngayon, aral po ni Brother Eli. May hindi alam ang Diyos, may hindi kayang gawin ang Diyos. No po? Yan ang kanyang mga aral. Eh. Ano ba yon? Maraming tunay na Diyos, kakatutol niya sa Trinity. No po? Yan, yan po ang nangyari. Ngayon, isa pa ang dapat nating maintindihan. Kaya nagpasya po ako na umalis. Ito nga po yun, mga kapatid. Kaya nung aking huling dalo, nung February 3, 2010, yan, yan po ang aking huling attend. No po? At mula noon, 2010, umalis po ako kay Soriano. Kaya nung ako po ay nag-born again, nanguna din po tayo dyan, at ang pinagkaloob nga na titulo sa atin ay evangelist. No po? Ang amin pong bishop noon ay si Bishop Benedicto Cabral Espirito. Yan. Pinsan niya yung dating undersecretary
ni Gloria Macapagal Arroyo si Teresita Cabral, no? Ang amin pong bishop noon ay si Benedicto Cabral Espirito, no? Kamag-anak niya ay si Teresita Cabral yung dating undersecretary ni Gloria Macapagal Arroyo, no po? Kaya makikita po natin yung akin pong paglalakbay. Siyempre, ako po ay naghahanap din ng totoo. Hindi ko po nakita, no, sa samahang ito, no? Kaya tayo po ay nagpasyaring umalis, no? Kaya nga nung 2014 ay nanood ako ng programang Kapitulo Bersikulo, no po, ng programa ni Brother Jerry Sevilla, no po, at ng ating mga kasama ngayon diyan sa Kapitulo Bersikulo si Brother Benny, si Kuya Benny Filomino, anak ni Kamenong, ayan. Si Kamenong nung araw napapakinggan ko na yan kay Don Manolo rin kasi mauuna muna yung programa ni Kamenong, no, kay Don Manolo Fabis, tapos po susunod na yung programa ni Brother Eli, kasama niyang madalas doon si Danny Nabales, no, yung kanyang tigabasa, no po. Kaya dito makikita po natin umalis ako sa born again at 2014 ay nagpasya akong muling magsuri at napanood ko nga po yung programa ang Kapitulo Bersikulo. At ang Kapitulo Bersikulo, alam ko po na ito po isang independent ministry ng Seventh-day Adventist Church. Ang sabi ko nga limang aral ng Adventist ang hindi ko matatanggap. Dahil kahit papaano, meron pa rin akong tanim ni Soriano . Kasi alam ko ang aral ng Adventist . Matindi nga yung pagkaka-insinuate sa amin, yung pagkaka-inject sa amin ni Soriano nung araw . Kahit ako'y wala na ron . Mahabang panahon na . Unang-una, sabi ko, limang aral ng Adventist ang hindi ko matatanggap. Unang-una, yung kalagayan ni Ellen White. Na si Ellen White ay puno, no, ng samahan ng Seventh-day Adventist. Napatunayan ko, mali nga yung pinaparatang ni Brother Eli, no? Pag pupukulin niya si Ellen White, binabasa niya yung Unang Timoteo, yung 2:12 ng Unang Timoteo. Ito yung laging tinetexto o tinatalata Brother Eli kapag aatakihin niya, no, yung Seventh-day Adventist sa kalagayan ni Ellen White. Pero nakita ko nga, napatunayan ko sa aking pagsusuri, hindi naman pala puno, no, ng Seventh-day Adventist si Ellen White. Ayan. Pangalawa, yung ikapo. Dahil ang turo sa amin ni Soriano noon ay yung ikapo daw ay sa Israelita lang, no? At ang itinuturo sa amin ay pasya ng puso, yung ikalawang Korinto 9:7, no? Pero naunawaan ko din yung ikapo dahil kailangan talaga ay may bahagi ang Diyos, no? Doon lamang natin mapapatunayan. Ang nakalulungkot nga kay Soriano, pag tinuturuan ka, no, kapag ikaw ay dinudoktrinahan, no po, ang ituturo sa iyo yung ikalawang Korinto 9:7, pasya ng puso. Pero pag ikaw ay kaanib na sa samahang ang dating daan, ang magpapasya na yung puno. Yan, kakatutol niya sa ikapo, gusto niya pala, higit pala sa, ayaw niya kasi sa ikapo kasi 10% daw, mahina yun. Kailangan daw ay 15%, 20%, pagpasya na nga naman ng puso, kung ano ipagkaloob ng mga kapatid, no? Kaya yun, naunawaan ko din yung aral ng ikapo. Pangatlo, ang hindi ko pa matatanggap, yung pagkain ng baboy. Yan. Kasi ang pang-atake ni Soriano noon, nung araw ni Brother Eli, ay nilinis na yung aming unawa sa gawa, ganun-ganun, bla bla bla. At nung napakinggan ko yung aral, no, ng Adventist patungkol sa pagkain na karumal-dumal, no, na tinatalakay din ni Pastor Isagani Valencia sa 3ABN nung araw, napapanood ko na rin yan . Si Pastor Isagani Valencia. Nakita ko na itong baboy ay talagang karumal-dumal at iba pang mga karumal-dumal na pagkain ay hindi dapat kainin, no? Gaya ng ating mababasa sa Unang Korinto, Kapitulo 10, ang talatay 31, kung kayo man ay nagsisikain, nagsisinom, o anuman ang ating ginagawa, ay dapat merong ikaluluwalhati, no? Sa ikaluluwalhati ng ating Panginoong Diyos. Madaling salita, naunawaan ko na ang baboy ay hindi pagkaing Kristiyano, no? Hindi pagkaing Kristiyano sapagkat ito ay merong trichina larva. Meron po itong worm na hindi namamatay, no? Siyempre, nung araw sa amin, sa mga Ilocano, naimastibag nit . No? Bagamat kami, lumaki kami sa probinsya, ay pinalaki kami ng mama ko sa pagkain ng gulay. Yan. Kaya alam ko na, kaya hindi kami rin masyado sa karne ng baboy kasi
ang pagkain namin sa probinsya, Ilocana kasi si mama ko, pinapakain kami ng pakbet, yan, ang pakbet sa amin ay bilog na ampalaya, bilog na talong, yan, pakbet, inabraw, dinding-ding, ano? Yan yung mga pagkain doon eh, ano ba? Dinding-ding, inabraw, pakbet, yan. Kaya nung araw, pag kami ay kumakain ng baboy, ay talagang specialty namin ito, lalo na kung ito ay bagnet. Ayan, naimasti bagnet nung araw, sabi niya sa mga kailukanuhan, no? Pang-apat, ang hindi ko matatanggap nung araw, na aral ng Seventh-day Adventist, yung Trinity. Lalong-lalo na, nasa ating 28 fundamental doctrines o 28 fundamental beliefs ng Seventh-day Adventist, nung aking binabasa ay nakuha ko ang kahulugan. No po, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo ay Diyos sa kanilang likas na kalagayan, no po. Kaya nga sabi doon sa ating makikita natin, no po. Kaya doon, mayroong isang Diyos ang Ama, Anak at Banal na Espiritu, isang pagkakaisa ng tatlong kapwa walang hanggang persona. Ang Diyos ay walang kamatayan, makapangyarihan, maalam sa lahat at higit sa lahat, no po. Yun yung kadiyosan, no, na makikita po natin. Kaya yun ay natanggap ko rin kalaunan na kasi kay Soriano ay hindi na dino-Diyos. Hindi niya dino-Diyos yung Espiritu Santo eh, no? At ikalima, yung araw ng Sabado. Ayan. Kaya nung araw, yung Sabado, yung Sabat ay hindi ko matatanggap. Kasi una, bukod sa trabaho, pero sa aking pagsusuri, mga kapatid, madali kong natanggap. Sapagkat dahil ang tunay na bayan ng Diyos ay kakikitaan ng tanda, no? At ang tandangan na itinuturo sa atin ng Biblia ay ang Sabat, gaya po ng ating mababasa sa aklat po ng Ezekiel, Kapitulo 20, ang talatay 19 hanggang 20, no? Kaya sa madaling salita, nagpasya ako, tinanggap ko ang lima na dati kong tinututulan. Kaya mula noon hanggang ngayon, tayo po ay masiglang kaanib ng Seventh-day Adventist Church, no po? Tayo po ay nabinyagan sa loob ng Adventist Church noong pong December 27, 2014. Hanggang dito sa atin pong mga aking mga kasamahan sa dating daan, inaanyayahan ko po kayo na magsuri, no? Mga dati kong kapatid sa dating daan. Unang-una, gusto ko pong linawi sa inyo, hindi po puno si Ellen White ng samahang Seventh-day Adventist. Nakasentro po ang aming pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo.